Alright, so ayan, ipakilala ko na po ang ating presenter for tonight. Siya po ay from province of Marinduque. Yun. So currently living in Muntinlupa at married, 2 kids na po meron siya. At former business center owner of Sophie Paris Philippines Monwak Las Piñas branch. Siya po ay coordinator, 1-star na po dito sa crowd. Ang bilis na mag-coordinator, guys, grabe. Ito lang naman tong babae na to na kumita sa pics. Ay, sa token pala, sorry guys, no? Akalain, nagulat talaga ako na kumita siya sa token at nakabili ng cash na brand yun na motor. Grabe, dahil sa token. Ang kulit na, nakakatuwa naman. So, grabe, pag ikaw ay talagang maraming kaalaman talaga, no, sa ganitong klaseng business, grabe, kikita at kikita ka talaga. Kahit wala ka pang binibinta dito, kikita ka na talaga, grabe, ano. Ayan, hindi ko na po patatagalin, ipakilala ko na po si Coordinator 1-star Coach Beth Lenes. Ayan, crowd morning, recording everyone. In progress. Maraming salamat po, Ma'am Luzmin. Grabe, napaka-energetic. Kaya dapat sabayan natin yung energy ni Ma'am Luzmin. Maraming salamat po sa lahat. At syempre, i-acknowledge po muna natin ang ating mga grand upline. Syempre po, ay ina-acknowledge po natin si Ma'am Risa, ang ating pong napaka-humble at mabait na director 2-star. At syempre, si Ma'am Luzmin. Thank you so much. Talagang lagi pong nagtitiwala sa akin at talaga ako yung masaya po. Ano, thank you so much po. So, mag-start na po tayo ng ating business presentation. Ma'am Luzmin, mag-ako share screen. Okay, nakikita na po, Ma'am Luzmin? Yes, ma'am. Ayan, good morning everyone. So, formally, magpapakilala po ako sa inyo. I am Beth Lenes. Totoo po yung sinabi ni Ma'am Luzmin. Ako po ay negosyante. Hanggang ngayon naman. Pero yung dati ko pong ginagawa ay I'm a former business center owner of Sophie Paris Philippines, Monwak Las Piñas branch. At nakita niyo naman po yung pangalan ko, Beth Lenes. Ayan, ang ganda ko po dyan, di ba? Kasi naka-edit po yan eh. At anyway, joke lang po yun. May napatawa ko lang po kayo. Yan po ang ginagawa ko as a business center owner for almost 7 years. Yan po yung bread and butter po ng family ko. At syempre, naging din po tayo, nakakuha din tayo ng mga, naka-acquire din tayo dyan ng property. Pero bakit nga ba ako napunta dito sa digital business na ito? So, time po ng pandemic, guys, 2020. Ang naging problema is, syempre, di ba, sarado po yung shop. Wala po kaming masyadong benta dyan. Ang binibenta po namin ay mga makeup bags, perfume, nasa fashion industry, at yung mga product po namin nagagaling pa po yan sa ibang bansa, sa Indonesia. So ang hindi po siya katulad ng typical na direct selling na, di ba po, katulad ng Avon, ng Natasha, na marami niyo pong kakompetensya. Ano, kumbaga, itong Sophie Paris po ay may exclusivity siya. Kumbaga, sa area po ng Las Piñas, kung gusto mong magbenta ng Sophie product, sa amin lang po siya kukuha. Parang ganun po yon. So, sa buong area po ng Las Piñas, kami po yung nagbebenta. So, yun po yung, bali, nag-pandemic nga po, so sarado yung shop, mula March hanggang August, sarado po yan. Pero yun, tuloy-tuloy po yung ating rental. And then, September onward po, nag-open pa rin kami kasi nag-try po kami na bumalik po yung sales namin. Pero talagang hindi na rin po kinaya dahil hindi naman po essential ang product natin, Ang product po natin ay nasa fashion, so mas priority po ng mga tao yung mga pagkain, vitamins, ganun po yung mga priority. So yun nga, nasa bahay na lang ako, nag-close kami, nasa bahay na lang yung mga natira kong product, pinasok ko po sa Shopee, yung mga sobra kong mga makeup, mga stocks namin sa shop. May nag-offer po sa akin itong business na to, sabi niya, Beth, gusto mo bang kumita ng euro gamit yung phone mo? So, negosyante talaga ako. Ang tanong ko po sa kanya, paano po gawin? Paano yung gawin yung business? So, yun na. Una, napanood ko yung video. Tapos, pangalaw po yung presentation. So, dito ako na-amaze sa digital business na ito. Ang laki po ng pagkakaiba kumpara sa ginagawa ko before at saka po dito sa digital business na ito. So, guys, are you ready for a change? Ready na po bang mabago ang buhay natin? Lalong-lalo na po sa ating guest ngayon. Maaaring kayo po ay naghahanap ng oportunidad na katulad namin, nalugi po sa business. Baka may mga kakilala kayo, mga kaibigan na
walang trabaho, walang pinagkakakitaan. So ngayon guys, usong-uso na po talaga di ba sa lalo na po sa mga pagdating sa survey, ang mga Pilipino 4 hours and 8 hours na uubos po yung oras sa pag-go online. So kumusta ba yung ginagawa natin na nagki-create po ba siya ng income? Kung ikaw yung isang tao na gumagamit ng cellphone at the same time ay nag-i-spend po ng load or wifi at wala kang kinikita, try to open your mind here. Kumbaga, kailangan nating maka-adapt sa pagbabago ng panahon, mga uri ng pagkakakitaan. So, syempre, dahil online, most of people po ay hindi masyadong sanay, katulad po sa mga edad namin, nasa 40, hindi masyadong sanay sa mga cellphone. So, we need to learn new skills, new option, and new opportunities. At yun nga, i-open po natin ang ating sarili sa mga bagong uri ng pagkakakitaan online. Okay, so yung negosyo po na ino-offer po namin is business of the 21st century. Pwede pong gawin ng kahit sino. Kung ikaw po ay 18 years old hanggang 95 years old, welcome na welcome ka po dito. Ayan, katulad niyan, may guest po tayo si Miss Myra. So pwedeng gawin kahit kailan, kahit saan. Tayo po ay online. Ako po ay nasa Muntinlupa, si Ma'am Luzmina sa Cavite, si Ma'am Risa ay nasa Batanga. So meron po dito mga OFW, syempre si Ma'am Altea at si Ma'am Lovely Rose, ayan yung mga nakita ko, at meron sa Dubai. So ano ibig sabihin? Ibig sabihin po is, yung business po talaga natin ay napakagandang gawin dahil wala po siyang limit eh. Kumbaga, kahit sa ang area sa buong mundo, magagawa mo siya. Ano, as long as ikay may wifi, may data ka, magagawa mo siya talaga. Kaya walang reason na hindi mo siya magagawa. Ang bilis lang, no? At hindi kailangan ng malaking puhunan. Dito sa negosyong to, ang liit ng kapital kumpara dun sa ginagawa ko dati. So, lagi lang ho akong nag-base sa personal experience ko. Ano po? Pandemic and lockdown proof. Itong pandemic po, diba, most of people po nawala ng trabaho at syempre nagtitipid dahil priority yung pagkain, yung vitamins. Pero dito po sa company ng digital business na ito, nakita ko yung mga leader natin at mga mentor, bumibili ng property as in cash, kas na sasakyan, kas na farm, diba? Grabe, nakaka-amaze po talaga yung negosyong ito. And 100% mobile business. So yun ang katulad nga po nung sinabi ko kanina, kahit saan or kung ikaw ay may cellphone, magagawa mo po ang negosyong ito. Kikita tayo ng euro kasi we are European-based company. So, welcome to our digital business presentation, guys. Ang ating pong company, Miss Myra, ang company po natin ay Crowd One. So, baka matanong mamaya, may question and answer, ano po yung company? Kasi isang beses po, mayroon po kaming guest, ano, lagi ko sinishare kasi natatawa po kami na tapos na yung presentation namin. Tapos sinanong yung guest, ma'am, ano bang company na pasok mo? Binalik yung tanong sa akin, ano bang company nyo? Ibig sabihin, hindi siya nakinig. Okay, so Miss Myra, ang company po natin, Crowd One. We are independent affiliate. How to turn your mobile phone into an online business? Ano, paano mo ba mapapakinabangan yung iyong cellphone? Ano po? 10,000 and up, pero walang hindi naglalabas ng kita. Grabe, si Crowd One, tinuturuan tayo how to value our gadget. So dito, gagamitin mo lang yung cellphone kasi tinan nyo po ito yung cellphone natin. Diyan po natin i-access yung ating mga products and services. Ganun po siya. At ito lang, 1 minute lang na sharing ko ng in my personal experience. Kami po sa Las Piñas, ano, nagbibenta po kami niyan. Mga per barangay, lahat po ng sponsoring ginagawa namin sa mga mall, pag may mga event sila, sa mga schools. So, nagbebenta po kami ng mga product at the same time, nag-i-invite kami ng mga seller. Kumbaga talagang brasuhan yung bentahan, malaki po kasi yung quota dito, 250,000 and up po dun sa previous company ko, no? So, yun po. Then dito po sa Crowd One, grabe, napakadali lang. Using your phone, example, si Ma'am Myra, no, ay nagustuhan niya itong digital business na ito at kaibigan niya si Ma'am Altea, aalukin niya ngayon ng negosyo. Sasabihin ni Ma'am Myra, ay sis, bubuntahan kita sa bahay mo kasi may maganda akong negosyo ang i-offer sa'yo digital. So sasabihin naman ni Ma'am Altea nandun na, oh, sabi mo sis, meron kang business, bakit wala kang dalang produkto? Alam mo sis, yun nga yung gusto kong i-share sa'yo kasi alam mo kung bakit? Wala siyang physical product, grabe, nandito lang sa cellphone yung aking business, may i-share ko na sa'yo. O di ba po Miss Myra, napakaganda ng business. Are you excited ma'am na malaman kung paano siya gawin? Okay, we're excited na rin po, syempre. Okay, so ano po yung mga similarity ng ating, before ko i-share ma'am Myra, ano, unawain po natin, ano ba ang pagkakapare-pareha nitong ating nasa platform, nasa
screen po natin ngayon. So katulad ng Airbnb, yan po mga yan ang nandito po sa platform. Lahat ay platform na dina-download natin sa ating mga cellphone with free download. Pero kumikita sila, wala naman sarili silang produkto. Katulad po ng Airbnb, ang Airbnb po ay isang booking platform online. Every time po na magbubook tayo dito, mayroon po silang komisyon. Pero wala yung sariling hotel at mga resort. Yan po ay tie-up po nila ang hotel at resort po. Sa halimbawa sa Boracay, ano, tie-up nila yon. So, and every time na nagbubuk po tayo dyan, mayroon silang kita. So, dito naman, Panda po, isa ring application yan through online. Magbubuk ka dyan kung ikina sa Manila, mag-o-order ka at yan yung pinaka hindi na wala naman silang mga sariling restaurant, wala silang sariling Jollibee na franchise, ano, kundi tie-up po nila yung mga fast food chain na malalaki sa Pilipinas at syempre yung mga restaurant. At every time po na nagbubook po tayo sa kanila, mayroon po silang komisyon. So kahit wala silang sariling produkto, wala silang sariling restaurant, as long as nagbook ka sa kanila, mayroon silang kita. Okay? Shopee and Lazada, pinakamagandang example sa Pilipinas, pinakamalakas po yan na online shopping. Mayroon po ba ito mambet na sariling produkto? Ang sagot po, wala silang sariling produkto. Ang Shopee and Lazada po ay isang platform online na kung saan yung mga seller nag-apply sila as a seller. Okay? At sabi ko nga po sa inyo kanina, yung konti kong na 2.5% pala yung kinakaltas ng Shopee at ng Lazada sa mga seller. Sa bawat isang order yun, guys. Imaginein mo, lalo na pag mga promo, no, yung 11-11, 3-3, ganyan. Ilang million po yung nag-o-order po dyan sa mga platform na yan, sa Shopee and Lazada. Kaya naman napakayaman. At yung malalaking company po sa atin sa Pilipinas, like Unilever, yung malalaking fast food chain, ay nakipag-tie up na rin po sa Shopee and Lazada. Ganun po yan. So, anong ibig kong sabihin, Mambet, bakit mo sinishare yan sa amin? Anong kinalaman yan sa kumpanya ninyo? Okay, so sabi ko nga, ito yung mga platform na walang sariling produkto pero kumikita. So katulad po ng ating CrowdOne company, ang CrowdOne is an online networking platform that allows its affiliate to earn commission through recommending the products of third-party companies to other potential clients. So si CrowdOne po, katulad din po yan ng Shopee and Lazada, walang sariling produkto pero kumikita. Anong meron sa kanya? Meron po siyang mga the good news ko po, we are 45 million members international. Ganun po yan kaganda at kabigatin yung ating pong kumpanya. At sino po yung matalinong may-ari na nitong CrowdOne, nakapagtayo po? Ito po yung ating founder, si Mr. Jonas Eric Werner with 20 years experience po sa network marketing. Isa na po siyang network marketing guru at dati po yung trabaho niya, alam niyo po kung ano, IT expert po ng Facebook. Kaya napakatalino po. Ano? Ito naman po yung ating CEO, si Mr. Johan Westerdahl with 15 years experience sa direct selling and multi-level marketing. Grabe yung credential po ng ating mga boss. Ano po guys? Tingnan nyo naman, ano yung dati niyang trabaho? Si Mr. Johan Westerdahl, dati po yung CEO ng Oriflame at ngayon nga po ay nasa CrowdOne. So tatanungin ako ni Miss Myra, Ma'am Beth, kayo ba ay maraming branches kasi sabi mo maganda yung company. So ma'am, mayroon tayong international. Siyempre international po ang ating company. We have Johannesburg, South Africa, Stockholm, Sweden, Malaga, Spain, Spain, Madrid, London, England. At pinaka-headquarters po natin ay naka-base po siya sa Europe, ano? Nasa Spain, Madrid with VAT and tax number. Yan po. Ang pinaka-malaking branch natin, siyempre po ay nasa Dubai. Nasa Dubai po yan, ano? So ayan po. Grabe po yan. Alam niyo po ba ang Dubai pinaka mahigpit na bansa yan sa buong mundo pagdating sa mga rules and regulation, and syempre successful po ang bansang Dubai kaya naman napakaraming mga negosyante ang nagpo-put up ng business yan at isa na nga po ang CrowdOne company. Kaya kung iisipin niyo guys, ano, may mga chismis po na sinasabi na ang CrowdOne daw ay scam. Ay mali po yon. Sa amin po kayo makinig dahil tingnan niyo naman ho, ano, ang Dubai country hindi po yan magtatanggap ng isang kumpanya kung yan ay hindi legal. Ano ho? So sa amin po kayo makinig dito po sa mga member ng CrowdOne at kami po yung nakakaalam at kami rin ay kumikita na dito. So ito po yung ating incoming office po ay sa Singapore. So tatanungin ako ni Myra, Ma'am Beth, kayo ba ay legal? Legal po ba ang operation ng CrowdOne? Yes, we have a trade license.
Iginawad po ng RAC International Corporate Center sa company po ng Crowd One. Ang certificate na ito, ano, nakatunayan ang ating pong founder at ang ating kumpanya ng Crowd One ay legal at syempre pwede tayong maka-access sa 175 countries. Grabe po yung RAC International, sabi nga ay napakataas ng reputation nila. Sila yung nag-evaluate ng mga kumpanya international. Okay? So, ito po. Isa rin sa pinagmamalaki ng company natin, ang Crowd One, Alexa Rank, number one po tayo. Ito pong data na ito, pwede nyo po siyang i-search po, business for home. Hindi lang po tayo nagawa ng kuro-kuro na data, meron siyang base. Ano, i-search mo lang, business for home, Crowd One, at number one po ang company po natin sa Alexa Rank. So, sa lahat po yan ang direct selling, guys, ano, international, lahat ng multi-level marketing company. Grabe, ganun po kaganda. So, yun, nasagot ko na, Ms. Myra, ang unang bumabagabag sa nakita nyo naman po, ano, meron tayong certificate at the same time, 45 million members, grabe yon. It's a huge number of members. So, ano po ba ang mga produkto, Ma'am Beth, ng Crowd One? So, ito na po, Miss Myra, makinig po tayo dahil kayo po yung guest namin ngayon. Tayo po ay digital. So, lahat po ng produkto, wala po ditong kape, makeup, food supplement, wala po. Lahat po ay ma-access natin sa saan po? Sa cellphone. So, yun nga po, using your phone, pwede kang kumita. Ano ba yung pinakamagandang example ng digital? Ang pinakamagandang example po ng digital is yung load. Pag nagpa-load si Ma'am Myra doon sa ano, sa tindahan ng 100, magagamit niya for 7 days, hindi niya nahawakan pero nakukonsume niya. Yun po yung isang uri po ng ating digital. Okay, so ito naman po ang number one po nating product, ang Mixer, our online gaming platform. So ito na po, Miss Myra, ang ating number one digital product na kung saan po ang game na to ay may 400 games sa loob. So tingnan nyo po, guys, ano, dito pwede tayong manalo ng mga gadget, laptop, tablet, ano pa ba? Marami po, cellphone, iPhone, iPad, ang dami. At syempre may mga bigatin tayong sponsor, ang Habayanas, Levi's, Reebok, Adidas. No, yan po yung ating platform. So tingnan nyo, guys, ano, kung kayo po ay may mga kaibigan kakilala, imagine nyo sa 10 daliri po ninyo, ilan po yung kakilala ninyo na naglalaro sa phone, na wala pong kinikita at wala ding nakukuhang mga gadget. So dito na po tayo mag sabi nga, i-adapt po natin yung pagbabago. Dito kasi sa Mixer, once na naglalaro tayo, pwede kayong magkaroon ng mga prices. So yan po yung ating Mixer platform. Sino po ba yung mga nanalo? Ito po si Sir Alan Ferrer, yan, yung mga laptop niya na yan, grabe, ang dami niya pong prices. At ito naman po si Sir JP, yung may hawak na laptop na yan. Itong Nitro 5, alam niyo po ba kung magkano? 60 to 70,000 pesos po yung presyo niyan. Ano? Ayan, yung sinabi ni Ma'am Luzmin. Dito ako na kumita. Okay, anyway, so ano po ba yung Planet IX, Ma'am Beth? Ito po isang virtual real estate game na kung saan ay powered by cryptocurrency. So kung kayo po dati nakapaglaro po ng Farmville before, so ito po ay related doon, ano, inspired po yan. So anong gagawin natin, Ma'am, sa Planet IX? Isa po siyang virtual na kung saan pwede tayong mag-buy and sell ng mga lote. So tingnan nyo po, ano, dito po sa, ano na to? Yan, magbabuy and sell tayo. Yung green, ibig sabihin akin po yon. Ano, yung red, yun po yung mga member na nagbebenta at bumubuo po ng territory. So yung territory po, ibig sabihin po noon, magkakaroon kayo ng passive income sa Planet IX. Mayroon po tayong bukod na napaliwanag po dito ng mga training. Pero yun nga, basic lang yung ibibigay. Paano kumita sa Planet IX? Number one is pwede kang bumili ng mga lote at ibebenta mo siya. So ito po yung promo namin sa mga lote namin ngayon. Grabe, guys, bigyan ko kayo ng maliit na katulad ni Ma'am Myra. So halimbawa, bumili ka ng lote dito, 15 piraso. Kumbaga, Ma'am, sa lote ay 15 square meter. Ano, sabi nga, meron tayo kasing promo. Hanggang May 2 pa po ito, itong mga promo na ito. At napakamura pa po ng bentahan ng lote. Sabi nga, kapag ang isang condo ay pre-selling, mura pa yan. Pero pag na-develop na siya, natayo na, triple na yung presyo. So ngayon, pre-selling po ang ating Planet IX. So bumili ka halimbawa ng 15 na peraso ng lote or fix ang tawag natin, 350 ang capital mo. Ngayon, pwede mo siyang ibenta ng 300 pesos ang isa.
Ako ang baba lang magbenta, no? 300 pesos po ang isang lote. So magkano po yung kikitain mo sa 15 picks na yon, sa 350 na capital mo, okay? Ang 300 times 15 na picks po yan or lote, 4,500. May kinita ka po, Miss Myra, 4,150 sa 15 picks na yan. Pero alam niyo po ba, Miss Myra, ang minimum na bentahan nila sa mga lote nila, 500 pataas. Ako lang, doon lang ako sa basic, pinaka-minimum, ano? So dito halimbawa, mayroon kaming tinatawag na medium. Pag bumili ka ng 165 na picks, ang capital mo doon, 2,950. Ito po yun. Okay? So, ayan po yung medium. So, halimbawa po, 300 po yung benta mo sa isang lote times 165 na peraso ng lote na nabili mo. Ano? Kung ikaw ay wala pang mga kalupaan dito sa physical, ay dito na po tayo sa planet. Kasi sobrang magkakapera po tayo dito. So, 300 pesos po ang benta mo times 165. Kinumpute ko lang para meron kang visible na makita ano kung magkano ba yung potential na income mo sa Planet IX. 300 pesos times 165 per peaks, no? Ang benta mo is 49,500. Ang capital mo, magkano? 2,950. Pero ang kinita mo, 46,550 pesos. Grabe, guys. Ano? Or halimbawa, yung lote mo na ano, na nabili mo, ano, within 6 months, kumita ka ng 46,000. Grabe po, marami po ang naging milyonaryo sa Planet IX. So, ito na nga po, no? So, dito po tayo, yung ating pong pangalawang kitaan sa Planet IX, ang IXT token. Uso na po ngayon yung mga play-to-earn-game like Axie Infinity. So, ang Planet IX, isa rin siyang play-to-earn-game NFT. Yun na nga, ang kailangan lang, kung si Axie, nagbe-breed po sila ng mga Axie, si Planet IX naman po, nagbebenta tayo, magbabuy and sell tayo ng mga lote dito. No? So, yun po, play-to-earn din siya. At yung ating pong, sabi ko nga kanina, powered po yan ng cryptocurrency. Kung wala po kayong idea sa cryptocurrency, magkakaroon po kayo ng kaalaman pagdating nyo po sa CrowdOne Company. So, bigyan ko lang kayong konting idea. Ang Bitcoin po, yan po isang uri ng cryptocurrency, mother of all crypto wallet. So, 2010, 500 po yung presyo niya. Ngayon, 2020 na, 12 years ago, imagine nyo po, Ma'am Myra, no? 12 years ago ang lumipas. So, nagiging 2 million pesos po yung Bitcoin. Ngayon, si Axie, isang sikat na play to earn game. 2018, $2 po ang presyo ng kanilang, ano po, ng kanilang token. At ngayon nga ay 2022, 4 years na ang lumipas. So, dito po, nagiging 3,000. Okay, tumaas ba ang value? Tama po, tumaas. So, si Planet IX, meron din po siyang token. Ang tawag namin, IXT token. At syempre, sumasabay na yan. Top 4 po yan sa Polygon Network. Okay, so nag-start po yan ay 47 pesos noong November sa Fix Foundation. At pagka-December, pumasok sa blockchain at 51 pesos. At dun po ako nakabili. Grabe, guys. Ano, yun na yung sinabi ko kay Ma'am Luzmi. Nakasabay tayo sa pagbili ng mga token. At nung nag-start po siya sa 47, ano, simula din na December, 51.33. So doon, naging 100 to 150 po yung ating token. Hindi lang po yun noong February, naging 250 pesos po yun. Doon po kami kumita. Ano, nakabili po ako ng cash na laptop, 25,000, cash na cellphone, 8,000, cash na motor, grabe, 49,000 pesos. Okay, di ba po? Grabe po yan. So, yan po yung ating IXT token. So, yan. Okay, so ito po yung ating pangatlong digital product, yung pong ating Monbirdy. So, ano po yan, Ma'am Beth? Ito po yung tungkol sa cryptocurrency. Kung si Miss Myra, sasabihin niya, Ma'am, wala akong idea sa crypto. Ano ba yung crypto? Ito po yung pagkakataon natin. Ang Monbirdy ay isa po siyang academy online na nagtuturo po siya ng tungkol sa crypto. Ano ba yung matututunan natin? At sabi nga dito sa survey, yung crypto daw ay nagsimula sa internet noong 1999 at konti lang po yung nakaunawa nito. Ano? So, sabi po, 3.8% ngayon ang holder po ng crypto. For the next 10 years po ng population sa buong mundo, yung 50% magkakaroon ng idea sa cryptocurrency at ikaw, Ma'am, ay isa sa mga maswerte na malalaman mo ang cryptocurrency kasi for the next 5 years ng buhay mo, kapag na-adapt mo to sa sarili mo, ang mga digital at ang digital business like CrowdOne, magkakaroon po ng malaking pagbabago pagdating sa financial status ng buhay mo. So, yun po yung ating Monbirdy, our cryptocurrency online na
Academy. Ano po? So ito, binigyan ko lang, hindi wala silang kinalaman sa Crowd1, binigyan ko lang ng comparison. Ito po yung mga Pilipino na nagtuturo regarding sa cryptocurrency. Nagtuturo ng crypto, play to earn, NFT, and metaverse. At syempre, magbabayad kayo dyan sa mga training nila. Yan yung mga YouTuber na yan. Ano? Ay, Sumunbirdy, kung ikaw ay member, 49 euro lang po. Ano? Ay, mas malalim pa at mas maganda po yung ibibigay na information sa atin sa cryptocurrency. Pero kung ikaw ay new member pa lang, magpapa-member pa lang, kasama na po iyan sa package natin. So ito po yung ating next product, ang ating pong link ni. Yan po, in one link po, nandiyan na po yung inyong mga social media account like Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Ilalagay nyo po dyan and then isesend nyo po sa inyong kaibigan, malaman niya na ang iyong kung ano yung mga negosyo mo. So ayun po yung ating product. At syempre, again, digital na naman. Ito yung pinaka-love na love ko rin po sa product ng Crowd1Y. Ang Mindo is a online e-learning po siya, no? E-learning. Kung mahilig kayo magbasa ng Wattpad, mga e-book sa online, ito po yun, katulad ng Mindo. Isa po siyang audio, pero alam mo po, napakaganda, napakalaking tulong po nito sa atin. Why? Kasi ang mga Pilipino, 50% po ng mga Pilipino ay nagtatrabaho. At yan po yung, dyan po tayo nabubuhay. Siyempre, hindi naman po masama dahil dyan tayo namulat, ano, yung pagtatrabaho. With Mindo, mai-enhance po tayo sa pagninegosyo. How to become an entrepreneur, mai-improve yung personality development mo, at syempre, matututunan mo kung paano ka ba magninegosyo online. Like Facebook marketing, tinuturo din po natin dito yan. At itong Mindo, isa po siyang audio na pakikinggan mo lang, pero grabe yan. Marami kang matututunan dyan. Kung ikaw ay nakafocus lang sa pagtatrabaho, i-adapt mo po itong negosyong ito ng Crowd1, at maa-access mo ang Mindo, marami kang matututunan dyan. Wallet. Ang multi-wallet po is like GCash. Yan po ay isang money changer. Ano po? So si GCash dati ay libre lang, pero ngayon tingnan mo naman, may cash in, cash out, may bayad na po yan. So ano ba ang pakikinabangan namin, Ma'am Beth, sa multi-wallet? Ang multi-wallet, syempre 45 million po ang members ng Crowd1. Yan po ay dadaan po pag mag-pay out si Miss Myra. Let's say may 20,000 na kinita si Miss Myra, dadaan sa multi-wallet. Of course, may transaction fee yan. So ang maganda po dun sa 45 million na yun ay dadaan sa multi-wallet, ano, kung mag-pay out po isa-isa. Transaction fee, meron kang kabahagi. Unlike sa GCash, wala kang nagka-cash in, cash out, wala kang kita dyan. Pero sa multi-wallet, yung 50% na kikitain ng multi-wallet ay babalik sa Crowd1 and then it will be divided po sa ating mga members. Kung may rank ka na, kasama po yan dun sa residual income natin. Okay? So yun po yung ating product. So Ma'am Beth, ano ba talaga ang trabaho natin sa Crowd1? Tayo po ay investment sa mga play to earn game. Pero ang Crowd1 po, isa po siyang uri ng affiliate marketing. Halimbawa, si Miss Myra, mahilig po talaga siya na magluto ng mga kakanin. Halimbawa lang, nagluluto siya ng leche flan. Ako naman, gusto kong kumita pero wala akong kapital. Hindi rin ako marunong magluto. Ano? So sasabihin ko ngayon kay Miss Myra, Ma Myra, pwede bang ako na lang yung magbenta ng mga leche flan mo? Tapos bigyan mo na lang ako ng komisyon kung magkano yung gusto mong ibigay. So, di ba halimbawa, kumita ako ng 2,000 pesos, so depende na kay Miss Myra kung magkano ibibigay niya sa akin komisyon. So, ganun po ang affiliate marketing, pinasosyal, kasi nga international, tayo po ay European-based company, guys. Ano? At syempre, hindi lang naman 1,000 ang kikitain natin, dahil yung katulad ng ating mga mentor dito, grabe, million and million at talaga ang kikitain. As long as gagawin mo siya, itutuloy-tuloy mo taaralin. So, yan po yung ating affiliate marketing. So Ma'am Beth, magkano ba ang capital si Crowd1? So ito po yung ating mga updated na palang capital. Syempre po guys, negosyo to. Ibig sabihin, pag business, meron po tayong capital. Sabi nga ng kaibigan ko, nako Beth, dito na ako. Libre, wala siyang puhunan, laway lang ang puhunan. Ay nakakatakot po, baka po dram-dram na laway ang tubuin natin. Bawal pa naman po kasi 'di ba may COVID po. Ay, po wala na. Thank you Lord at wala nang COVID po. Ano? So anyway, to business guys. So meron tayong apat na packages dito. Meron tayong titanium, gold, black and white package. So 150,000 po. Sabi nga, 151,000 po ay sabi nga, the more na malaki ang capital, mas malaki ang chance mo kitain, okay? O return of investment. So sa titanium po natin guys, 151,000, we have Mindo, Moonbirdy, Loyalty Points, LinkMe, and SoMe. Yan yung platform na ma-access mo. Sa gold package naman guys,
Meron po tayong 49,000, meron tayong ma-access natin ang Mixter, Mindo, Monbirdie, Loyalty Points, LinkMe, and may annual fee po siya na 20 euro. So, Black Package, we have 19,000 po ang ating kapital. Ma-access natin ang Mixter, Mindo, Monbirdie, Loyalty Points, and annual fee. Guys, hindi ko nasama dito yung Planet IX. Kasama pa rin po siya sa ating package. Lahat po yon. Lahat po ng package kasama ang ating Planet IX. So, white package po sa halagang 129 euro or 7,400 depende po sa palitan ng euro. Ano? So ngayon po 7,400 ang palitan po ng euro. So ano po ma-access mo? Meron tayong Mixter, meron tayong Mindo, Monbirdie, Loyalty Points. Para saan po mambet ang Loyalty Points? Ito po ay pwede mong ibili sa mga products and services po natin. May 5,000 po kayong Loyalty Points, guys. Pwede mong ibili dun sa mga sa NFT natin. Ano ba yung NFT? Yung Planet IX. Yung mga lote kanina na pinaliwanag ko, pwede mo siyang ibili. Pero, aantayin mo yung announcement ng company ng Crowd1. Sabihin niya, Mamaira, pwede mo nang gamitin ang iyong loyalty points sa ating mga NFT game. So, yun po. Ang ating pong Mixer, magkakaroon din po yan incoming na NFT. So, abangan po natin. At syempre, meron po yung 20 euro na annual fee. Sa 7,400, guys, grabe. Ang liit lang po nito para sa akin kasi ako po yung negosyante. Pero sabi nga, kung ikaw nagtatrabaho at sapat lang yung kinikita, maaaring ito po ay malaki na para sa'yo. Pero sabing gawan mo lang siya ng paraan kasi hindi yan ikakahirap ng buhay mo, bagkos ay ikakaganda po ng buhay mo. Sa akin po, personal experience, kami po ay umuupa ng pwesto sa Las Piñas. Meron po kaming worth 50,000 na product pang display sa shop. At delivery charge, meron kaming permit. So all in all, pwede ka magsimula sa as business center, 60 to 70,000 pesos. Ano po? Pero dito po grabe, ano, halos lang po, katapat lang po ito ng delivery charge namin. Almost 5,000 ang delivery charge namin per month. Ay, ito pong 7,400, ang liit lang po nito kumpara po sa mga negosyo na ginagawa natin. Or maybe ikaw po ay nakabili lang ng mga mamahaling bag. Alam niyo ho, sasabihin sa akin, ay, Ma'am Beth, mag-a-apply na lang ako ng trabaho. Sige po, ma'am, okay lang din. Okay lang din po yun kasi magkano po ba ang swab test ngayon? May mga requirements sa mga medical, marami pa po talagang aasikasuhin. Ano? So yun pong 7,700, ang liit lang niya kumpara sa maiibigay po sa iyo ng Crowd1 business. Like, grabe po ano yung ating pong Monbirdie sa cryptocurrency Planet IX. Ang laki na po, doble-doble na po ng kinita ko dito. Tingnan nyo naman po, nakabili pa kami ng cash na motor. Ano? Grabe po yon. So, ito po, paano po kayo magpa-member sa Crowd1? So, registered lang po kayo. Pili lang po kayo ng package at pwede kayong magbayad po sa akin pong bank transfer, Bitcoin, or sa GCash. So, meron po. So, nandito na tayo sa kitaan sa last part. Ano? Magkano po ba, Ma'am Beth, ang pwede natin kitain sa Crowd1? So, nakita ko, si Ms. Myra, sasabihin niyo, nakita ko po yung kumpanya, legit siya. Nakita ko yung product, grabe, digital, using my... Kitain, we have 7 ways to earn. So, meron tayong tinatawag na sales bonus. Ang sales bonus, once na meron pong nag-join po sa ating Mixter, makaka-receive po tayo ng sales bonus the end of the month. Ang active user pool naman, depende sa package na binili mo. Halimbawa, si Ma'am Altea, bumili po siya ng white package sa halagang 7,400. Ngayon, meron siyang 1 AP or activity points. Meron siyang 4 na na-invite si Ma'am Altea. Magkakaroon niyo ng activity points sa mga invited niya at siya rin po ay magkakaroon. So, additional 4 activity points. Kapag meron ka ng 5 AP or activity points, lahat po ng bonuses ni Crowd1 ay magkakwalified po kayo. So, pangatlong kitaan ang loyalty points. Para saan nga po ang loyalty points, guys? Ito po ay katulad po ng mga loyalty points po natin sa mga SM, mga Pure Gold. Alam niyo po, sa Pure Gold po, ano, ako, kami po ay may card yan. Every time na nag-grocery, nag-earn siya ng points at pwede mo po yan. Pero hindi mo na kailangang gumastos, guys. Ibig sabihin, guys, libre mo lang i-open mo lang yung dashboard. And then i-claim mo lang po yung loyalty points mo. Then yun, at kapag sinabi na nga po ng company natin na pwede mo nang gamitin yan sa mga NFT game natin, pwede mo na siyang magiging pera. Diba, nakuha mo lang ng libre, pero grabe po, pwede maging ma-convert sa cash. Ano? So ito po yung pang-apat na kitaan, ang fair of loss. As actually, one time lang po ito. Fair of loss bonus, yung mga taong takot malugi, takot mawalan, ayan, sabi nga ni Crowd1, grabe po, ano,
Kakaiba ang company na ito. Alam niyo po, Ms. Myra, binibigyan ka ng kumpanya ng 14 days para maibalik ang kapital mo. Sabi niya, sasabihin mo na baka ito yung scam ngayon, i-challenge kita. Within 14 days, ibabalik ko ang kapital mo. Magkano? 7,400. So, mag-i-invite ka lang ng apat mong kaibigan. Ma'am Myra, I'm sure meron kang apat na kaibigan na nag-games, o kaya naman mahilig sa NFT, o kaya naman ay negosyante at gustong mabago ang buhay. Apat lang po, apat lang. And then, ibabalik po sa iyo ni CrowdOne ang white code, halaga kung magkano ang pinamember mo. Okay? So, yun po ano, na-target ko din po yung four na yan. So, talagang doble-doble na ang kinita natin sa CrowdOne. So, pwede kayong mag-invite kung halimbawa po, naka-invite kayo ng apat na black, apat, isang black ang ibibigay, apat na gold, isang gold, titanium, apat po yun, apat, isang titanium. And halimbawa naman, combination po ng gold and black. So yung pinakamababa pong ano, pinakamababang package, ang black package. So grabe po yan, ano, fair of loss, nabawi mo na ang kapital mo. Pero kung kayo naman po hindi nakakuha ng fair of loss, it's okay kasi lifetime naman po ang dashboard mo. As long as nagki-claim ka ng loyalty point. So, yon. So, matching bonus, ito yung isa sa limang kitaan natin na nagustuhan ko. Alam niyo po kung bakit? Helping people. Di ba normally yung mga kaibigan na sabihin ako, invite mo lang ako, pagkakakitaan mo lang ako, mambek. Diba, sasabihin po sa atin. Pero ito pong matching bonus, grabe, ang galing. Tulungan mo munang kumita yung partner mo, yung member mo, yung business partner para kumita ka din. So, matching bonus, halimbawa si Miss Myra, may lima siyang kaibigan, pinamember sa CrowdOne Business. Ngayon, kumita ng tigti 10,000. Yung limang kaibigan mo, Miss Myra, may 10,000. Hindi yung babawasan ni CrowdOne. Ang CrowdOne, bibigyan ka ng bonus na 10% sa bawat isa. So, kung 10,000 po yun, basic computation lang para mabilis lang tayo sa math. Ano? So, 10,000 times 10%, eh di meron po kayong, magkano po? 5,000. Okay, so, sa 10,000 po ng bawat isang tao, sa limang kaibigan ni Miss Myra, ulitin ko lang ha, sa limang kaibigan ni Miss Myra, kumita ng tigti 10,000. Sa bawat isa, may 10% po si Miss Myra, meron siyang kinita na 5,000 pesos. Aba, grabe, na-excite po si Miss Myra, may pambili siyang bigas, may grocery, ano, o kaya pambayad niya ng kuryente, o kaya pambayad niya ng ilaw. Ay, pares lang yun ah. Kuryente at tubig. Ayan. So, yan po. Na-excite ngayon si Miss Myra. Dinagdagan niya pa po. Nag-invite pa siya ng additional na limang kaibigan. Sa first level ni Miss Myra, may 10%. Sa second level, may 10% si Miss Myra. 15%. So, ibig sabihin, dinagdagan na naman niya ng additional 5. Hanggang third level, meron kang 10%, Miss Myra. So, a total of 30% na po yun. Dinagdagan mo na naman ng limang tao, a total of 20% hanggang first level. So, nandito po yung level generation sa kaliwa. First level ay 10%, second level ay 10%, third level po hanggang fourth level po ay hanggang 40%. So, 25%, grabe na yung sipag ni Miss Myra, talagang nagkaroon siya ng burning desire. Kasi sabi niya, gusto kong matupad ang aking mga pangarap, Ma'am Beth, kasi ang tagal ko na sa trabaho, eh, ganun pa rin at ganun ang result ko. Anong ginawa ni Miss Myra? Nag-invite siya ng 25%. Hanggang fifth level, may 10%. Grabe po yun. Ano po? So, halimbawa lang, basic computation again, 25%, kumita ng tag sa 10,000, Miss Myra. Meron kang 1,000 sa bawat isang tao. Ibig sabihin po noon, first level mo, may 25,000 pesos po kayong kinita sa matching bonus. Ang maganda, pasasalamatan ka ng mga business partner mo kasi kumita sila, kumita ka din. Yun po yung ating matching bonus. The best na the best. So ito po yung ating CrowdOne. Pang-anim na po to ha. Crowd bonus po. Binary. Pinakamaganda, sabi nga 2.0. Lahat po ng package sa taas ay nakikita nyo may mga corresponding points. Okay, so ito po, 1:1, 1:2, 1:3, and multiple starter package. So 1:1 po, halimbawa si Ma'am Myra, in-invite si Ma'am Beth at si Ma'am Lusmin. Kami ay bumili ng white package. So meron si Ma'am Myra ng 110 BP. Okay, 110 BP or binary points, i-divide po natin sa 10 para maging euro. 11 euro yun, Ma'am. Ma'am Myra, so kumita ka ng 660 in one day. So 1:2 ratio naman, halimbawa si Ma'am Beth nasa left side, si Ma'am Lusmin nasa right side. Si Ma'am Lusmin may masipag mag-invite, may na-invite siyang isang kaibigan. May points si Ma'am, si Ma'am Myra, 165 points. So Ma'am, ang ano niyan, ang euro price po niyan, 16.5, ano? So 990 in one day. 1:3 ratio naman po.
Dito po, 1:3 ratio. Left and right po natin. Si Ma'am Beth sa left side and then sa right side, tatlong tao po yung pumasok. So, a total of 220 BP binary point or 22 euro, 1,320 pesos po yun. Ang kinita ni Ma'am Myra sa isang araw. Multiple starter package. Dito naman po, ang dami kong na-invite sa left side. May apat na tao sa right side. Ang maganda po nun, magkukombine po yan. 1:3 po ng 1:3. Ano po? So, 1,850 times 4, 7,420 ang points. Kumita po si Miss Myra ng 44,520 in one day. Grabe yan, guys. Ano? Tulungan. Bakit? Si Ma'am Myra, ano po, ay isa lang po ang na-invite niya. Dalawa lang. Ako sa left and si Ma'am Luzmin sa right. Pero yung point system na invite ni Ma'am Luzmin, yung points ay papanik kay Ma'am Luzmin, papanik din kay Miss Myra. So, ganun po yung kaganda, tulungan. Ano po, so po yan po yung ating crowd bonus. At syempre, yung mga points system, hindi po mawawala. Iipunin po ng company para po, nabayaran na sa'yo, no? Nabayaran na sa'yo ng crowd bonus o binary. Iipunin ng company para ma-promote ka at mag-qualified ka sa residual income. Ang residual income po namin ay every 15 of the month or pension mo. Grabe, kung ikaw ay 23 years old at tinrabaho mo yung Crowd1 at the age of 26, ay meron ka ng pension sa Crowd1 company. So, yun. Halimbawa, nakaipon po kayo ng 2,500 points. So, team leader 3 star. Ito po, guys, ay team na effort ito. Hindi mo solo lang. Ibig sabihin, bakit ka nagkakaroon ng residual income or pension every month? Dahil isa ka sa mga pillars ng company at nakatulong ka para mag-grow ang company. Dahil doon, isa ka ng kabahagi or may profit sharing ka. So dito, yung tinatawag ko, yung sinabi ko kanina sa Mixer, na kahit hindi ka naglalaro ng games ng Mixer, once na ikaw ay may rank, mayroon ka pa rin kabahagi sa kikitain po ng company ng Crowd1. Ganun po yan kaganda, guys. Ano, ito lang yung kumpanya na nakita ko na may pension. Bukod doon sa anim na pagkakakitaan, ito yung pinakagusto ko. Diba? Imagine mo yun, at the age of 45, ako may pension, ay napakasarap ng buhay, ano? Halimbawa, nakaipon po tayo ng 25,000 points sa coordinator T-Star and 250,000 points manager position po yun. At ito yung pinaka-target ko, guys, director level, yung 500,000. So, meron na akong pension na 30,000. Wow, ang sarap naman. Director 2, 60,000 ang pension at director 3, 120,000 ang pension. Tingnan nyo, guys, ano, maaaring sabi nga, nakita mo, ang dami naman po mambet nung 500,000 points sa director. Parang ang hirap abutin. Guys, sabi nga, ang malaking pangarap po ay nagsisimula yan sa maliit na isang hakbang. Hakbang-hakbang. Ang ating pong ranking, like team leader hanggang sa ambassador, yan po yung tinatawag nating ladder of success. Wala pong overnight success, guys. Ibig sabihin, yes, magtitake ka ng action, mag-effort ka, magbibigay ka ng panahon para kumita at maabot mo ang iyong director level. Ganun po yun, guys. Ano? Parang ganun din naman po sa trabaho. Magbibigay ka ng 8 hours sa company para kumita po kayo ng 600 or 700 pesos daily. Yan na po ba yung ano ngayon? Yung ating pong minimum wage? So, yun. Dahil nga po, hindi ko na alam po magkano yung sinusual. But anyway, sabi nga, yung ating pong mga masisipag po nating mga OFW, guys, ano yung ginagawa nila para kumita sila ng 30,000, 40,000, and 60,000? Isasacrifice po nila na malayo sa kanilang family para makumita ng 30,000 pataas at mabigyan po ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Pero alam nyo ho, with Crowd1, hindi mo kailangang lumayo sa family. Pero dahil nga, yung ating pong mga OFW na masisipag, yun yung gusto nila na Pilipinas nakasama at nagtagumpay sa Crowd1. Dahil dito sa pension na ito, sabi nga po ng isang OFW na hinahangaan ko si Ma'am Dors, ginagawa niya yung Crowd1 para magka-pension siya, makapag-forgood siya sa Pilipinas. Ganun din tayo, guys. Ano, kumbaga, lahat naman ng sacrifices ay ginagawa natin para sa family. So ang tanong, ilang taon ka na dyan sa trabaho mo? Ikaw ba ay kumita ng 30,000 per month? Pero lang kung president ka or manager position. Pero kung average level, guys, i-try mo. Open your mind in this opportunity. Ano po kasi dito, mayroon kang extra. Ibig sabihin, pang support mo. Kung may emergency ka sa bahay, di ba, mayroon kang sweldo. Okay, mayroon kang sweldo sa trabaho mo. Yan yung pang araw-araw o monthly na pang expenses mo. Pero itong Crowd1, para sa mga pangarap mo. Na matagal mo ng pangarap, itinago mo sa puso mo na hindi pa
nangyayari. So, bigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon na makuha mo yan sa crowd one. At yun nga yung residual income, ang pinakagusto ko po dito. Ano, ang sarap lang imaginin mo. Ako po kasi ay 40, magpo 41 years old na. So, at the age of 45, ang sarap sa feeling kung may pension ka, 60,000 per month. Diba guys? Ganun po yun. So, always think positive and syempre, do your best every day para mag-grow po tayo sa negosyong ito. So, ito po yung aking mga hinahangaan. So, I have 5 minutes more para sa 8 o'clock. Okay, so, ayan, umabot tayo. Team Ambassador, ito yung hinahangaan ko si Ma'am Risa Capino, ang idol ko. Bakit po? Napakabait at humble. So, yun, nagsimula po sila 2019. Alam nyo guys, kung isipin nyo ho, base po sa mga sharing po ni Ma'am Risa, nung panahon na yon grabe, ang crowd one, wala pang product, education lang, kumbaga mind pa lang. At yung mga platform ni Mixer, ni Planet IX, at yung ibang tie-up company na kalagay coming soon. Kung si Miss Myra nung 2019 ay na-invite ni Ma'am Risa, sasabihin ni Ma'am Myra, ay, Ma'am, anong product nyo? Ma'am, coming soon pa lang. Ay, sigurado si Ma'am Myra ay mag-hesitant yan. Ay, naku, Ma'am, baka iscam kayo, wala pala kayong product. So, yun po, no? Imagine nyo, guys, gaano kahirap ang pagsisimula nun na i-convince mo yung tao na incoming pa lang ang product. Ngayon ho ay nai-enjoy na ho natin ang Mixer, ang Planet IX, kumikita na po tayo dyan, ay access na natin ang ating mga digital product. Pero nung panahon po nila ni na Sir Eddie Onya, na kumita ng 21 million, at si Ma'am Risa Capino, nung panahon po nila ay medyo challenges sa kanila yon. Pero alam nyo, hindi po sila nagpatina guys. Kahit sila maraming rejection, I'm sure siguro nasabihan din po ito sila ng, ay mga scam yan. Ano po, I'm sure ganyan po yung mga rejection. Pero sila yung mga taong nagtiwala sa kumpanya ng 100% si crowd nga. Alam sa company natin, at ngayon nga ay I'm sure deserve po nilang kumita ng ganyang kalaki dahil sa mga sacrifice at tuloy-tuloy na pagtatrabaho sa crowd one, sa pag-share ng business. At para I'm sure marami na rin pong nabago ang buhay sa team po ng Team International, Team Europe International, and Team Ambassador. So, yan ho yung hinahangaan ko kay Ma'am Risa. Ang humble, kaya naman super blessed. So guys, this is my last part. Ano po? So, if somebody offers you an amazing opportunity but you are not sure you can do it, say yes and learn how to do it later. So, guys, sabi po yan ni Mr. Richard Branson. Marami po namin nakakausap lagi sa Facebook marketing kasi kami po ay nagpe-Facebook marketing. So, maaaring itong oportunidad na ito, guys, ay na-offer sa inyo ng kaibigan mo, kakilala. Hindi ho kayo dinala dito para mapasama. Dinala po kayo dito para maisama po kayo sa tagumpay ng buhay. So, maaaring po kayo nagdadasal na matagal ka na. Minsan kasi ako po isang nanay na may dalawang anak at every time po na nag-challenge tayo, nagkakaroon ng pagsubok, napapadasal na lang po ako na Lord sana dumating din ako sa point na marating ko rin po at yung mga pangarap ko sa buhay. Ano? So bilang isang nanay, gusto nating mapag-aral po yung ating mga anak sa magandang school. At ikaw bilang pagtanda mo, kumusta ka ba? Lahat kasi, halalo na po ang mga OFW, kumusta ka ba? Lahat kasi ng iyong kinikita, pinapadala mo sa Pilipinas. Kumusta ka pag nag-for good ka sa Pilipinas? Do you have savings po para ma-survive po yung ating pong pag-i-stay po ng matagal? Sabi nga po ay, kung bibigyan tayo ni Lord ng mahabang buhay at tayo tumanda na, ano yung magiging buhay mo for the next 10 years? So guys, alam niyo po ay, ito isang magandang oportunidad na binigay ni Lord sa atin. Hindi tayo bibigyan ni Lord ng cash. Bibigyan niya tayo ng isang oportunidad para maipaabot sa atin ang magandang biyaya. Pero syempre yan po ay may kasamang action. Sabi nga po ay nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So kailangan mo mag-take ng action, mag-decide ka. Ako ay sumubok lang din po sa Google, unti-unti na rin pong nakakabawi dito sa crowd one business. Ano ho, talagang malaki yung tiwala ko na ito yung isang oportunidad na pinakita sa akin ni Lord. Na hindi ko rin kailangan iwanan yung aking mga anak. Kasama ko po siya sa negosyong ito. Ano po? So yun guys, the decision is sure. Sabi nga, ito yung pagtanda natin. Mas maganda, isipin po natin ang kinabukasan din po natin. Pag tayo po hindi na makatrabaho, kumusta ba tayo? Aasa na lang ba tayo sa ating mga anak? At nahihirap po yun kasi may kanya-kanya rin po silang responsibility. So, I'm done guys with the presentation. I hope naka-impart po ako ng konting sharing with my life and syempre po sa ating napakagandang business opportunity ng crowd one. So, maraming salamat po. I'm Beth Lainez, your presenter today. Back to you, Ma'am Luzmin.